tandaan nga pala guys, kung kailangan ng linisin ang inyong turtle body at high ECV, pag on ang inyong AC o inyong aircon masyadong mababa, tapos yung RPM naman is babataas. Guys, malinis na. Okay guys, ito yung turtle body niya. Tapos nasa ilalim yung IECV. So tatanggalin natin itong turtle body. Bago tayo magsimulang magbaklas dito, tatanggalin muna natin yung battery terminal. Pagkatapos tanggalan ng battery, tatanggalin natin itong hose clip niya para mabunot natin yung hose. Pati itong hose nito tatanggalin din natin. Tapos tatanggalin din natin itong socket ng ating MAF sensor. Tapos sunod, iluluwagan din natin itong hose clip na ito. Ito, ang dalawang hose clip na ito, gamit yung star screw o 10mm box. Pagkatapos tanggalin ang dalawang hose clip, tatanggalin itong air cleaner cover natin at saka yung air cleaner hose. Tapos tatanggalin din natin itong dalawang socket ng throttle position sensor natin. Tapos yung socket din naman sa IECV natin. Tapos itong accelerator cable din tatanggalin natin. Tatanggalin din natin itong apat na 12mm bolt, tapos yung dalawang coolant hose sa ilalim.
Okay guys, ito na yung throttle body natin. Ito yung TPS nya o throttle position sensor. Ito yung IEC valve natin. Ito nga pala yung port o inlet ng ating IEC. Tapos dadaan yan dito sa valve kasi kinokontrol niya yung flow ng hangin. Tapos dito siya lalabas. Ito. So kaya tatanggalin natin ito. Kasi dumadaan din yung mga dumi dito. Ang palatandaan nga pala guys, kung kailangan ng linisin ang inyong throttle body at high ECB sa tuwing umaga, pag nag-start kayo, sobrang napakababa ng RPM o parang hinihingal siya, baba, taas, baba, taas yung ating RPM. Or pag start natin sa umaga, sobrang napakataas yung RPM niya, tapos kahit ilang minuto na, yung RPM niya is napakataas pa rin. Kasi yung ang ginagawa nito, halimbawa pag start mo sa umaga, kung masyadong mababa yung RPM niya, tinataas niya. Kung masyadong mang mataas yung RPM niya, binababa niya. Kinokontrol niya doon sa required idle ng ating sasakyan. Naglalaro siya sa 9 to 950 RPM. Ang isang palatandaan naman is pag on ang inyong AC o inyong aircon, masyadong mababa, tapos yung RPM naman is babataas, babataas. So yun guys, yan yung palatandaan kung kailangan ng linisin ang inyong ICB at throttle body. Bago na ito nisprihan o linisin, tatanggalin muna natin itong ICB niya. Tatanggalin natin itong limang screw. Guys, ito na yung IECB natin. So kung makikita nyo, napaka dumi niya. Tatanggalin natin itong mismong valve niya. Grabe na yung dumi. So ang gagawin natin, i-spray natin ng carburetor cleaner.
guys, malinis na. Dapat lilinisan ito guys, kasi ito yung dinidikitan ng ating gasket. So kung pabiyaan niyo itong marumi, pagkabit natin mamaya, so may tendency na yung tubig dito papasok dito sa ating inlet. Mas maigi, papalitan natin ng bagong gasket. Pero ito guys, dahil walang available na gasket dito, so lalagyan ko lang siya ng silicone. Dapat malinis ito kasi ito yung didikitan ng ating gasket. Now ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano magpa-function yung ICB natin. So ito yung housing niya, tapos ito yung motor niya. Yan, dito yung kakabit. Yan. Kung makikita nyo itong botas na yan, yan. Dyan dadaan yung hangin. So yung botas na yan, ito yung nakaharang. So ganyan. So yan. Nakaharang dyan sa loob. So yan. Nakaharang yan dito sa loob. Ito. So kung halimbawa, pag start mo, cold start siya, masyadong mababa yung RPM niya. So ang gagawin niya is medyo bubukas yan ng kaunti. Bubukas ito ng kaunti. Bababa ito para tataas yung RPM niya. So kung halimbawa mga ilang minuto, nasa normal temperature na yung makina natin, medyo mainit na siya o mainit na siya, dahan-dahan naman itong sasara. Kumbaga, pipigilan niya yung daloy ng hangin, kakauntian niya para bababa yung idle natin. Pag on naman ng ating aircon o ng ating AC, so syempre, magkakaroon ng load dun sa blower, sa compressor. So bababa yung minor. So ang ginagawa naman nito is bubukas naman siya para makadaloy naman yung tamang hangin para doon sa ating makina. So yan yung ginagawa ng ating IECB. Tara, i-assemble na natin. Tamang amount lang na gasket maker ang ilalagay natin guys kung sakaling wala kayong bagong gasket na mabili. Kasi kung sobrang dami naman, baka matabunan pa yung mga butas.
Siguraduhin natin guys na malinis yung lalapatan ng ating throttle body para hindi ito sisingaw. Lalagay yung gasket. Yan, tapos lalagyan natin ng bolt para hindi matanggal yung o hindi makalas yung gasket pag pinakabit na natin yan.
Okay guys, ito yung proseso sa pagtanggal, paglinis at pagkabit ng ating throttle body at IECB. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Paki-subscribe, paki-hit rin yung bell icon para ma-notify ka sa susunod nating mga videos. Maraming salamat.